Gondar. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Welcome once again to Thus Saith the Lord. Ito ang sabi ng Panginoon, radio and television programs. Welcome once again to KOJF Church YouTube channel and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Glory to God! Ikaw po ay nasa iyong tahanan ngayon o nasaan mga lugar ka ngayon sa oras na ito, pero nais ko pong sabihin sa iyo na ngayon po ay live po rito ngayon, live sa number 660 Ezekiel Street, Concepcion 1, Marikina City. Unawaan po ba natin mga minamahal? Glory to God. So akin pong sinasabi sa lahat na tayo po ngayon ay live, ano po? Yan, live po tayo ngayon, mga minamahal. So, glory to God. So, ibig kong sabihin, ito po ay hindi recorded message. Ito po ay live. Pero ikaw po ay nasa iyong tahanan ngayon o nasaan mang lugar ka ngayon. So, welcome. So, this is live. And wherever you are in right now, you are very, very much welcome to our victorious midweek service. Naunawaan po natin mga minamahal. Yan. Welcome to our victorious midweek service. Yan. Welcome po sa ating victorious midweek service. Glory to God. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. At sa ilang saglit tayo ay magsimula na, no? So, please, before we start, let me remind each one of you once again to please get your Bible. Get your Bible, please. Glory to God. So, please get your Bible and your notebook and pen. And jot down the wonderful revelations of God. Yan. Kuha po kayo ng inyong Bible, ng inyong notebook, at inyong pong ilista lahat po ng inyong mga matututunan sa araw pong ito. Yan. Yan. So please, no? Get your Bible, get your pen, get your notebook, then jot down the wonderful revelations of God. And secondly, join me as I read the verses from the Bible. Yan, samahan po ninyo ako sa pagsulat. Ano po? Samahan po ninyo ako sa pagbasa. Yan. So glory to God, no? So in just a short while, we will pray, no? And we will start our victorious midweek service this day. Yan. Glory to God. Yan. Sa maikling sandali ay atin na pong sisimulan ang ating dakilang midweek Wednesday service sa oras na ito. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. So, let me remind each one of you that our radio ministry is continually being aired and our radio program is being aired continually. So, thank God for your prayer and fasting. Thank God for watching and listening. Thank God for inviting others to watch and listen. And thank God, hallelujah, for your life. Or your financial support. Wala namang malaki o maliit na kaloob kung ito ay galing sa puso. Yeah. There's no amount, whether big or small, if it comes from a big, big heart. Kaya kung galing sa puso ay kayo po'y nagkakaloob, so marami pong salamat. I just want to remind, to tell each one of you,
Glory to God, our ministry will not continue unless you are there continually supporting this ministry, praying and fasting for this ministry. Naunawaan po natin mga minamahal, hindi po magpapatuloy ang ating ministeryo nang wala po kayo dyan, na kayo po ay nananalangin, nag-aayuno, at sumusuporta sa ministeryo ito. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. So praise the Lord. Glory to God. So shall we start now? Magsimula na po tayo mga minamahal. Taas po natin yung ating dalawang kamay patungo po ng langit. Hallelujah. Shall we lift our both hands to Jesus? Minamahal naming Diyos Ama na may gawa ng langit at lupa. We come to you, Heavenly Father, the maker of heavens and the earth. Lord, we come to you with a humble heart. Lord, mapagpakumbaba po ang aming pusong lumalapit sa iyo, dumudulog, naninikluhod, Father God, asking for your mercy and grace. Cleanse us with your holy blood. Make us worthy in your sight, not only this day, but every day, till your second coming. Matagpuan mo nawa kami, Panginoon, na kaaya-aya sa iyong harapan sa oras na ito hanggang sa iyong ikalawang pagbabalik. Kaya naman, linisin niyo po ang aming mga puso at gawing karapat-dapat banal sa inyong harapan. Make us holy in your sight, Father God. And Father, we pray, anoint your word once again that will bring the Philippine Island and the nations of the world to the real salvation of Jesus. Anoint your word, hallelujah, and in order for those who are in need, those who are suffering from sicknesses and diseases, Father God, Lord, be set free, be delivered, be made whole in Jesus' name. Mangyari po, Panginoong Diyos, na yung mga nangangailangan, meron pong prayer request, meron sakit at karamdaman, pagalingin niyo po sa oras na ito. And Lord, bring us, Lord, closer, much closer to your heart. Make us, Lord, to live for you, O Lord. Make us, Lord, hallelujah, to live with you. And make us, Lord, to live and walk with you. Hayaan niyo po, Panginoon, o papangyarihin niyo, pahintulutan niyo, Panginoong Diyos, na kami po ay mabuhay na kagaya ninyo, mabuhay kasama ninyo, at mabuhay lamang po para sa inyo. Sa oras na ito, Ama, dakilain ang iyong dakilang pangalan. We bring back to you all the glory as we glorify your name forever. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! So praise the Lord! Hallelujah! So once again, welcome to Thus Saith the Lord. Ito ang sabi ng Panginoon. Radio and television programs, watch and listen, invite others to watch and listen, pray for its victory, and support financially continually. Like, share, and subscribe, and follow the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page and the KOJF Church YouTube channel. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Glory to God. Alam po ninyo, paulit-ulit po ako nakakatanggap ng mga prayer requests. Ano po, I am continually receiving prayer requests. And we thank the Lord, for the Lord is granting the good requests of our hearts. Nakatanggap muli ako ng isang pasasalamat muli sa Panginoon, a testimony of God's answer sa God's, the Lord answered and granted the prayer of her heart. A sister messaged me that siya po ay tinamaan ng COVID. No? She was infected with COVID and I prayed for her through the messenger. And just I believe 2 days ago, just this week, she messaged me that thanking God and thanking me for my prayer,
because she got healed by the power of the Holy Ghost. Nakakatawa ang Panginoon, di ba, no? Yung message niya nung una, nagpa-pray over siya dahil may COVID siya, tinamaan siya ng COVID. Tapos ito, kamakailan lamang, ilang araw nang nakalipas, nagpasalamat na naman siya sa, nag-message naman siya uli, nagpapasalamat naman, siya'y pinagaling ng Diyos. So glory to God. To those who are watching and listening out there, please send your testimony. Please send your prayer request. If you need advice, if you need counseling, so don't be in hesitation. Don't be afraid. Let me know. And we will help you, we will pray for you, we will counsel you. Papayuhan ko po kayo, ipapanalangin, ano po, at sasagutin ang inyong mga katanungan. Kung kayo po'y nangangailangan, ay paalam lamang po ninyo, mag-PM po kayo rito. Just PM here. Yan. At kung meron po kayong magandang patotoo, pasasalamat sa Diyos, ay huwag nyo naman din pong hindi gagawin. Amin po ah. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Puntahan po natin, mga minamahal, ang Ezekiel. Shall we open our Bible in the book of Ezekiel? Yan. Ezekiel. Yan. Saan po natin, mga minamahal? Sa aklat po ng Ezekiel. Yan. Ezekiel 18:30-32. Ezekiel 18:30-32. Yan. Ipagawa ang mga Biblia. Ipalabas ang mga Biblia. Yan. Ezekiel 18:30-32. Yan. Ezekiel 18:30-32. Therefore I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, declares the Lord God. Repent and turn from all your transgressions or your sins, lest iniquity be your ruin. Ang sabi ng Panginoon, hahatulan ko kayong lahat sa inyong mga gawa. Magsisi kayo ng inyong kasalanan at palikuran ito upang hindi ito ang inyong ikapahamak. Yan. Umuulan na naman ang lakas. Oh, it's raining once again. It's heavy. So, umuulan na naman dito. I pray in your area, there will be no flooding, there will be no typhoon, and there will be no storm. Dalangin ko sa lugar ninyo, walang malakas na ulan, walang baha, walang disaster, walang calamity. At bago po ako magpatuloy ha, huwag natin kalimutang mag-ingat. Panahon na naman ng tag-ulan. Please, take care of yourself and take care of your houses because it's a rainy day. It's rainy days once again. And I heard many of our countrymen are suffering right now because of flooding, because of typhoon, especially in the north. Yan, yung mga taga-norte, nagdudusa na naman ngayon. May nangamatay. No, binahagyo, binaha na naman sila. Many were killed or some were killed. They were affected once again by typhoon and flooding. So please pray for them. If we can help them too. Kung magagawa natin tulungan, tulungan natin. Ipanalangin natin sila. At yan ang ayaw na ayaw natin eh. Alam mo, we are willing to help. Pero ayaw natin kung maaari huwag nang dumating ang mga ganitong pagkakataon. Kasi nakakadurog ng puso. Truly, it bleeds our hearts. Whenever we see our fellow men, our countrymen, being infected, suffering because of calamities and disasters. Alam mo, kahit na walang kalamidad, kahit na walang ulan, bagyo, lindol, baha, pagputok ng bulkan, tuloy-tuloy tayong tumutulong.
Wala tayong tigil na pagtulong sa ating mga kapatiran, sa ating mga kababayan, ayon sa ating kakayanan. Mismo ako, ang sarili ko, ang pamilya ko, mula sa aming sariling bulsa, kami po ay tumutulong po ayon lang sa aming kakayanan. No? Me and my family, according to our capacity and ability, we are also helping. And we are also encouraging others to help. No? Those who are in need of our help. No? Sinisigap nating hikayatin pa rin ang mga tao na tumulong sa mga nangangailangan. Kaya kung hanggat maaari eh, ayaw na natin ng mga calamity na yan, ng mga disaster na yan, kasi nakakaiyak yan. No? Dahil yung mawalan ng buhay, mawalan ng bahay, mawalan ng ari-arian, may nakakalungkot, nakakaiyak talaga yan. Eh, ito nga lang pandemyang ito eh, di ba? Dami-daming namamatay. No? Ang daming nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo. Truly, it hurts. It bleeds our hearts. You know? This pandemic, no? The disaster, calamities, and even this pandemic crisis. Many people were displaced. Many loses their jobs, are losing their jobs, and many became poor and many died. Naunawaan po natin. Yan. So please pray for those affected with calamities and disasters. And if we are in the place na tayo po'y makatulong, ay tumulong po tayo. No? Tabang tayo, tabang. Naunawaan po ba natin? Yan. Kaya anong sabi rito? Therefore, you Israelites, I will judge each of you according to your own ways. Everyone according to your own ways, declares the Lord God, repent and turn from all your transgressions or sins. Let your iniquity be your ruin. Ayun. Cast away from you all the transgressions that you have committed and make yourselves a new heart and a new spirit. Why will you die, O house of Israel? For I have no pleasure in the death of anyone, declares the Lord God. So turn and live. Sabi ng Panginoon, bakit kanyo gustong mamatay? Bakit nyo gustong pumunta sa impyerno? Magkaroon kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Sapagat hindi ako nalulugod sa kamatayan ng bawat isa. Hindi ako nalulugod sa pagpunta ng impyerno ng bawat isa. Ang sabi ng Panginoon, magbalik kayo sa akin at mabuhay. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. So repent. Get a new heart and a new spirit. Tayo po ay magsisi ng kasalanan. Magbalik loob sa Diyos, no? Magkaroon ng bagong puso at bagong espiritu. Ano po ang sabi ng Luke 13 verse 3? Luke 13 verse 3, puntahan po natin mga minamahal. Naniniwala po ako, naglilista po kayo. Yan. Luke 13 verse 3. Yan, ano pong sabi rito? Luke 13 verse 3. Ito po ang sabi rito. No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Sinasabi ko na sa inyo, malibang magsisi kayo ng kasalanan, kayong lahat ay mapapahamak. You know, the Bible clearly teaches that all of us is in need to repent. If we will not repent, we will perish in hell. We will die because of our sins. Yan. We will suffer an eternal damnation in hell. Walang hanggang parusa sa impyerno. Luke 13, verse 3. Yan. Buksan natin sa Acts 3:19. Acts 3:19. Tingnan po natin. Acts chapter 3, verse 19. Acts 3:19. Ano pong sabi rito sa Acts 3:19?
Repent therefore and turn again that your sins may be blotted out. Repent therefore and turn again that your sins may be blotted out. The times of refreshing may come from the Lord. Repent therefore and turn again that your sins may be blotted out. Ayun yun. Sabi ng Biblia, magsisi ng kasalanan. Talikuran ito, no? Nang mahugasan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. You know, it is the blood of Christ that cleanses us from all of our iniquities. Different soap or hair. Different soap or cleansing agent, cleansing soap, shampoo or conditioner, something like that. For cleansing material, no? For hair, for body, for face, for clothes, for car. Iba't ibang sabon para sa buhok, sa mukha, sa katawan, sa paa, sa mga sasakyan o sa mga bahay. Para linisin. Different cleansing soap or any material or any agent for cleaning materials to clean anything or anyone, different soap or whatever ano man ang tawag mo ron, no? So mga minamahal, but there is only one that can blot out, cleanse us from all of our sins and iniquities, and that is the blood of Christ that was shed on the cross of the Calvary. Tanging dugo ng Panginoong Hesukristo ang siyang naghuhugas, naglilinis, nagkaalis ng ating kasalanan. 1 Peter 1:18 to 19 it says. Buksan po natin 1 Peter 1:18 to 19. Come on. Join me in reading the Bible. Please open your Bible and jot down the wonderful revelations of God. Yan. 1 Peter 1:18 to 19. Knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Hindi ang ginto, hindi ang pilak ang naglilinis ng inyong kasalanan, sabi ng Panginoon. 1 Peter 1:18 to 19. Kung hindi ang walang kamatayan, walang kupas na dugo ng Panginoong Hesukristo. You know, when Reinhard Bonnke, no, a German evangelist, was still alive, you know, his favorite sermon is about the blood of Christ. Nung nabubuhay pa itong evangelist, German evangelist na ito na si Reinhard Bonnke, ang paborito niyang aral talaga ay ang patungkol sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Naunawaan po natin. Because you know, many people are preaching that in order to be forgiven, in order to be saved, in order to go to heaven, you must undergo this doctrine, this catechism. You have to be baptized by their religion. You have to accept their doctrines, their rituals. You have to join and become a member of their religion. But, you know, Hebrews 9:22, it says, without the shedding of the blood, there's no remission of sins. Kung walang pagbuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya maling-mali yung mga relihiyon na nagtuturong, aniban mo sila, samahan mo sila, kampihan mo sila, maging membro ka nila, sundin mo ang mga katesismo, doktrina, aral nila, at ikaw ay magpabotis mo sa kanila, mapapatawad ka, maliligtas ka, papasok ka ng langit. All these things are false, I tell you. Naunawaan po ba natin mga minamahal? So brethren,
What we need is repentance. Repentance, I tell you. No, this is the message. I am emphasizing about repentance, not joining a religion, but repentance, getting a new heart, getting a new spirit, then live, not die, not go to hell. Repentance means turning away from sins. That is repentance. Pag sinabi mong repentance, pagtalikod sa kasalanan, ganoon, at magkaroon ng bagong puso at bagong espiritu. Acts 3.19, buksan po natin, Acts 3.19. Shall we open our Bible in the book of Acts 3.19? Gawa 3.19. You know, many are preaching about the love of God, and it's good. Many is preaching about the mercy of God, the grace of God, and it's good. But many are preaching about the hyper grace, and it's a demonic teaching. Many are preaching that the Lord is a miracle working God, a faithful God, a healing God, a providing God. Yeah, all these things are good. But you know, remember, even though God is a God of forgiveness and a God of love and mercy and grace, God is a God of justice. Bagamat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero ang Diyos naman ay Diyos din ng hustisya. Ano ang sabi sa Gawa 3.19, Acts 3.19? Come on, open your Bible. Join me in prayer, or I mean in reading. Repent therefore and turn again, that your sins may be blotted out. Acts 3.19 yun, no? Ayan. Nabasa na pala natin yun. We had read that already a while ago. Then shall we open our Bible in Acts 17 verse 30. Gawa 17:30. Anong sabi sa Acts 17 verse 30? The times of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent. He commands all people everywhere to repent. Everywhere. Everywhere. All people. Every citizens of the world. Every Filipino people, every Indian, every African, every Asian, every American, every people in the UK, in Australia, in Canada, in different parts of the world, in Russia, in China, in UAE, everywhere, He commands all people to repent. Ang liwanag nun, no? Inutos ng Panginoon na ang lahat ng tao sa buong mundo, sa bawat lugar, ay magsisi ng kasalanan. Eh, yun yun eh. Hindi sinabi ng Panginoon, everywhere. He commands all peoples everywhere to have a religion. No! But He said, everywhere He commands all people to repent from their sins. Naunawaan po ba natin? In the past, God overlooked such ignorance. But now He commands all people everywhere to repent. Maaring matanong mo, bakit buhay ka pa? Kasi binibigyan ka ng Diyos ng tsansa na makapagsisi ng kasalanan. Ang tanong mo, bakit hanggang ngayon wala pa yung rapture, yung second coming of Christ? Kasi binibigyan pa ng Diyos ang buong mundo na magsisi ng kasalanan, magbalik loob sa Diyos. The reason why you are still alive, because the Lord is giving you a chance to repent from all of your sins and iniquities. The reason why the people or why God, no, or the rapture of the church is not yet taking place. Jesus Christ is not yet coming, no, but He is coming at any moment. The rapture of the church will take place at any moment. You know, the Lord is delaying His coming because He wants everyone to repent.
Ay, napakabuti ng Panginoon. Ayaw niya, napupunta ka ng impyerno. Tapos, meron ka pang mga mahal sa buhay, kaibigan, classmate, batchmate, napupunta rin ng impyerno. Ayaw ng Diyos ng ganun. Kaya kinakailangang sila ay madala mo sa Kanya, kay Kristo, para sila pumasok ng langit. Ang tanong ko sa'yo, nag-i-evangelize ka ba? Are you evangelizing? Are you bringing the lost at any cost to the footstep of Jesus? Nagliligtas ka ba ng kaluluwa? Are you giving your tithes and offerings faithfully to the Lord? Kung meron bang ikaputandog, eh bakit wala naman kaming natatanggap sa iyo? Bakit pag tinitingnan natin yung mga offering bag, offering bakit? Wala ka namang pangalan doon. If you are giving your tithes and offerings to the Lord, if you are giving to the Lord, then we are not receiving any cent from you, any penny from you. No? If the ushers cannot find your name in the offering envelope, naunawaan po ba natin? 2 Peter 3:8-9. Ano pong sabi rito sa 2 Peter 3:8-9? Buksan po natin 2 Peter 3:8-9. 2 Peter 3:8-9. But do not overlook this one fact. Beloved, with the Lord one day is 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Again, but do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Iyan ang Diyos eh. Iyan ang Diyos. No? Kaya nga po, kapag merong nagme-message sa akin, nagko-call sa akin, nagte-text sa akin, nag-PPM sa akin, humihingi ng prayer request, ng counseling, pinagsisisi ko ng kasalanan, pinagbabalik loob ko sa Diyos. Lalo na kung may sakit, eh baka biglang mamatay eh. Oo. Kailangan pumasok ng langit. Yeah. Those who are asking my prayers, counseling, especially those who are suffering from ailment. You know, I lead them to repentance. I lead them back to Jesus. First and foremost, that's what I'm doing. I cannot forget that. Di ko makakalimutan yun. Ay bakit? Ay kung biglang mamatay. Oh, supposing that those who are asking my prayers, my counseling, supposing that the Lord did not extend their lives. Because we all know that we are God's property. We do not own our lives. God is the owner of our lives. If God will not extend, if God will not prolong our lives, you know, we must be assured of eternal life in heaven. And to have that kind of assurance, we have to accept Jesus Christ as our Lord, God, and Savior. Eh kung hindi na pahabain ng Diyos ang buhay natin, eh dapat pumasok tayo ng langit. Para hindi tayo maparusahan sa impyerno. Magsisi ng kasalanan, magbalik loob sa Diyos. Ngayon na naman, di ba? Maaring sa lugar ninyo, walang baha, walang bagyo, walang namatay. Pero sa norte, in the north,
many died, or some died. They were affected again by storm, by typhoon. They're up the north. Nagiginig pa ho ba tayo? Kaya malapit na naman ang eleksyon. Huwag mong iboboto yung mga mura ng mura, puro patayin. Korupsyon at yung mga kagaya nila. Mga diktador. Mga matagal na pumunta ng pwesto. Mabuti nilang napaalis ng Panginoon. You know, God will not allow dictatorship once again. You know, I was still alive during martial law. And I cannot accept to have martial law again and dictatorship to rise again in the position. No? You know, there was no blood revolution at that time. 1986, February. There's no blood revolution. They call it people power revolution. Because the people rally to remove dictator in Malacanang. But we, you know, that time we Christians, we call them God's power revolution. Ang tawag namin nung mga panahon yun, mga Kristiyano kami, God's power revolution. Bakit? Eh, isipin mo, mga 21 taon yata sa Malacanang. Tas ang hirap ng buhay ng Marcelo. Eh, hindi mapaalis-alis. Nag-rally yung mga tao sa EDSA, 1986, February. Walang pagdanak ng dugong na ganap. Napaalis yung diktador sa Malacanang. So, ang tawag doon ay nila, ay people power revolution, pero ang tawag namin mga Kristiyano, God's power revolution. Naunawaan po natin. So, brethren, you know, many wants to rise in power, to rise in power, many wants to go to heaven without repentance. That's the problem. Yan po ang problema, mga minamahal. Kaya malapit na po ang eleksyon, ha? Huwag kang boboto ng mga patayin, mura ng mura, mga korupsyon. Huwag kang boboto ng mga diktador, yung mga pasimuno ng martial law. Huwag kang boboto ng mga, ano, yung mga hindi nagbabalik ng kanilang mga ninakaw. Mga ninakaw sa bayan. Mga gambling lord, drug lord. Violation of human rights. No love for country, no love for people, only love for money and love for power. Cursing, killing, violation of human rights, corruption, dictatorship. Wants to declare martial law. You know, all these things. All those who are running, who are fond of all these things, you know, don't vote for them. I beg you in Jesus' name. Ako po yung nakikiusap sa inyo. Buhay na po ako nung Marcelo. Mahirap po ang buhay nun. Violation of human rights. Kundi ako nagkakamali, 21 taon sa Malacanang. Grabe. Eh, kung titingnan mo, sa Sandigan bayan, convicted naman talaga eh. Napalaya lang kasi matanda na, alang-alang sa katandaan. Pero yung mga ninakaw talaga, dapat maibalik. Naunawaan po ba ninyo? Oh. Nakikinig pa po ba tayo? Glory to God. We need to pray like never before. We need the power of the Holy Spirit. Hallelujah. And allow na. Sins to rise again to power. Or those who are not repenting to rise again to power. Diba? Ito napanood ko kagabi ko yata ito napanood o isang gabi sa news. May mga doktor na nanawagan sila
Sabi nila, Pangulong Duterte, huwag mong pigilan ang Senado na patuloy na mag-imbestiga. Overprice of PPE, overprice of face shields and face masks. Let the Senate investigate DOH. Do not stop the investigation of the higher Congress, the senators. Yun ang panawagan nila. Let the truth come out. O isipin mo yun. Nananawagan ng mga doktor, mga malalaking doktor, mga malalaking tao sa medisina. Do not stop, sabi nila, huwag mong patigilin, Pangulong Duterte, ang investigasyon patungkol sa korupsyon ng DOH. Hayaan natin lumabas ang katotohanan. Tama naman. Eh kung wala namang kasalanan, eh di wala. Eh kung meron, may magsisi at pupunta ng impyerno. At yung mga ninakaw sa bayan, ipakibalik naman po yan. Kaya ang tanong, lingkod ng Diyos, bakit ba nila nagagawa yan? Because they have no fear of God in their hearts. They want killing, violation of human rights, cussing, cursing, you know, corruption. Because they have no fear of God in their hearts. No reverential fear. If they have reverential fear in their hearts, they will not commit those sins. Naunawaan po ba natin mga minamahal? Oh, yun po yun. Oh. You know, brethren, we don't need a religion. Many corrupt government officials, they have religions. E di ba maraming corrupt na government official, may mga relihiyon yan? They don't need, we don't need religion. But we need right relationship with God. Right relationship with God. Yun ang kailangan natin. Maayos na buhay sa harapan ng Diyos. Psalm 51 verse 16 to 17. Psalm 51 verse 16 to 17. Basahin natin. Psalm 51 verse 17 verse 16 to 17. Psalm 51, 16 to 17. For you will not delight in sacrifice. I would give it, or I would give it. You will not be pleased with the burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, you will not despise. You delight not in sacrifice, or I would bring it, or anything that I can bring to you. Simple English. You do not place pleasure in burnt offerings. My sacrifice, O God, is broken in spirit, a broken and a contrite heart. You, God, will not despise. Eto, pakinggan mo po itong maigi. Penitence, outward holiness, outward repentance. It means false repentance, false humility. Eh, hindi daw yan ang gusto ng Diyos. Yung mga penitensya, yung mga pagiging religyoso at religyoso puno, yung pa kunwari babanal-banal kunwari sa labas, hindi yun ang gusto ng Diyos, sabi ng Biblia. Psalm 51, 16 to 17. Ano ang gusto ng Biblia? Ito, yung bagbag na puso, nagsisising puso, a broken spirit and a contrite heart, you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward part. Oh, a broken spirit and a broken heart. Yung talagang totoo talaga na pagbabago dito, nakikinig ka po? No. Kaya minsan awang-awa ka eh. Nakakaawa naman si ganito, nakakaawa naman si ganyan. Oo, naawa ka, pero ang tanong ko, humihingi ba ng tawad, nagsosorry ba? Eh hindi nga humihingi ng tawad, hindi nga nagsosorry. Hindi nga ibinabalik yung mga ninakaw eh. Yung mga kinuha eh. Hindi nga inaanin yung pagkakamali eh.
nakikinig pa ho ba tayo? Oo. Bakit nung EDSA Revolution na tinatawag nila, pero tinawag namin yun ng mga Kristiyano, God's Power Revolution, February 1986, why people rally in EDSA? Because ang sinasabi nila, tama na, sobra na. That's too much. Get out of Malacanang. You are there dalawampung taon ka na rin, o 21, sobra na yan. Inaangkin mo na ang Pilipinas. Oh. Ngayon, pinababalik ng mga tao yung mga ninakaw nila. Hindi nila na ibabalik. Ngayon, kung babalik sila sa posisyon at saka yung mga kasama nila ay nagmamapabor sa kanila, hindi natutuwa yung mga tao. Sabi ng mga tao, hindi naman ninyo inaamin yung mali ninyo eh. Hindi naman kayo nagsisisi ng kasalanan ninyo. Yung mga ninako sa bayan, hindi naman binabalik. Naunawaan po ba natin? You are favoring a person with no repentance. Know not to say how to say sorry. Forgive me. Returning what they stole. Naunawaan po ba natin? Sa totoo lang, lahat naman tayo mabait eh. We true Christians are kind. Yeah. But sometimes our kindness, no? You know, they abuse our kindness. Inaabuso nila yung ating pagiging mabait eh. Sa totoo lang, ang dami kong kinaawaan eh sa iba't ibang lugar eh. Sa totoo lang. You know, many people, if they need me, my family and the Kingdom of Jesus Fellowship, you know, they can easily contact us. They are in a hurry, immediately contacting us. Me, my family, and the Kingdom of Jesus Fellowship. But you know, after all these things, they are gone. Wala na sila. At maiisip nila uli ako, ang pamilya ko, ang Kingdom of Jesus Fellowship, pag nangangailangan na naman sila. Naunawaan po ba natin? Naintindihan po ba natin yung mga minamahal? Kaya anong sabi ng Biblia? You do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. My sacrifice, O God, is a broken spirit and a broken and a contrite heart. You, God, will not despise. Yun yun eh. No. Kaya nagiging maingat na ho tayo ngayon eh. Opo, talaga bang nagsisi ka ng kasalanan mo? Talaga bang hindi mo na uulitin yan? Inaamin mo bang nagkasala ka? Yung mga ninakaw mo, ibabalik mo ba? Sige, humingi ka ng tawad sa ginawa mong kasalanan. Kung nariyan pa sa'yo yung ninakaw mo, ibalik mo. Kung wala na, hindi wala na, pero kung nariyan pa, ibalik mo. Naunawaan po natin. Buksan po natin yung Luke 19. Ano pong sabi ng Luke 19? You know, true repentance, if you steal something, and that things or that money or anything is still in you have to return it. And do not hide it. And you are saying, sorry, forgive me. And yet you are not returning what you have stolen. Mahirap yun. Hingi ka ng tawad, di mo naman ibabalik. So, Luke 19, Luke 19, verse 5 up to verse 10. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today. So he hurried and came down and received Jesus joyfully. And when they saw it, they all grumbled.
the people, the crowd grumbled. He has gone. Jesus has gone in to be the guest of a man who is Zacchaeus, who is a sinner. And Zacchaeus stood and said to the Lord, "Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold." And Jesus said to him, "Today, salvation has come to this house, since he is also a son of Abraham, for the Son of Man came to seek and to save the lost." You know, ito ang sabi ng mga tao eh. Panginoong Jesus, tumitira ka, makikituloy ka sa bahay ni Zacchaeus na makasalanan, magnanakaw, corrupt na government official. Oh. Ngayon sabi ni Zacchaeus, "Panginoon," sabi niya, "eh, handa ko pong ibigay yung kayamanan ko sa mahihirap. Kung merong magsasabi sa akin, dinaya ko siya. Papalitan ko ng apat na doble." Oh, you see? That is true repentance. With restitution. Restitution. Dapat maunawaan mo ito eh. Dapat maunawaan mo ito. Ang totoong nagsisisi ng kasalanan, humihingi ng tawad. Ang totoong nagsisisi ng kasalanan, kung narin yung ninakaw niya, ibinabalik niya. Ang nagsisisi ng kasalanan, inaamin niya yung pagkakamali niya, tatalikuran niya na ito. True repentance involves turning away from sins. 360 degree, not committing again. Asking sorry, asking forgiveness. Know how to say sorry, know how to say forgive me. Returning what he or she stole from anybody. Ganun ang totoong pagsisisi. Oh. Eh gusto mo kaagad, gusto mo kaagad, i-install ka agad eh. Gusto mo kaagad, i-voto eh. Gusto mo kaagad, ilagay sa position eh. Naawa ka. Eh di ganun. Naunawaan po ba natin? Joel 2:12-13. Buksan natin. Joel 2:12-13. Joel 2:12-13. Bakit po ito pinapangaral ngayon? Here in the Philippines, you know the reason why I am preaching this message? Because it's campaign period again here in the Philippines. And many ones to rise in power, in position, without repenting from their sins. And I tell you are not qualified. And I beg you, repent from all of your sins, or else you will die in hell. Eternally, damnation in hell. Joel 2:12-13. Shall we open our Bible in the book of Joel 2:12-13? Shall we open it? Joel 2:12-13. "Yet even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning, and rend your hearts and not your garments." Ang ibig sabihin dito, not outward repentance, but true repentance coming from the heart. Hindi yung pakitang tao, palabas tao lang. Kung hindi talagang nagsisisi galing sa puso. "Yet even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning, and rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is a gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and he relents over disaster." "And rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is a gracious and merciful,
slow to anger and abounding in steadfast love, and he relents over disaster. Nakikinig pa ba tayo? Naunawaan po ba natin? Hindi ba pag ang tao wala ng pera, naaalala ang Diyos? Hindi ba pag wala na siyang katabi sa... Wala na siyang katabi, naaalala ang Diyos. Wala nang tumutulong sa kanya, naaalala ang Diyos. Hindi ba ang tao pag bagsak na sa kabuhayan niya, naaalala ang Diyos? Hindi ba pag ang tao ay wala ng pera o may sakit, di ba naaalala ang Diyos? You know, many people only come to Jesus if they are in need. Nobody wants to help them. If they are in bed of sickness. Naunawaan po ba natin? Naunawaan po ba natin? Ganun po yun. Kaya ang hinihingi ng Diyos, kay may sakit ka, kay wala, kay malakas ka o hindi ka malakas, kay mamamatay ka pa o hindi na, o hindi pa, sabay magbalik loob na sa Panginoon, magsisina ng kasalanan. Kasi hindi mo alam eh, kung kailan tayo mawawala sa mundong ibabaw na ito. At pakiusap, huwag mo namang ilagay sa peso, huwag mo namang iboto yung mga makasalanang tao o may gulay. Nang ibig kong tukuyin eh, naunawaan ko ang mga politician, marami naman yan, di Kristiyano eh. Eh kahit nga Kristiyano, pag hindi naman qualify, hindi mo naman dapat iboto eh. At kung hindi naman para sa posisyon iyan eh. Naunawaan po ba natin? So both, for those, you know that they are not corrupt, no taint of corruption in their lives, in their services, to the government, to the people. Kitang-kita naman ang ebidensya eh. Sabi ko nga sa'yo, buhay na po ako nung martial law. 1972, buhay na po ako noon. Alam ko na po yung buhay nung martial law. Sa totoo lang po, yung EDSA People Power Revolution ng February 1986, nandun din po ako sa totoo lang. Pero yung hindi ilang araw din naman yun eh. Pero yung huling araw na napatansik na yung diktador sa Malacanang, wala na ako ron. At ang ginagawa ko ron, namimigay ako ng libreng tracts. Yeah. During the EDSA People Power Revolution, I was there. I am giving tracts to all people, to the people there in the streets. Yeah. Many were there that time, praying to their different gods. Many are praying rosary. Many have roses. There were tanks there. Many are giving food, and many are giving free food and free water. Yeah. Ikwento ko lang ito sa iyo. Alam mo yung EDSA People Power Revolution eh, ng February 1986, baka hindi ka pa buhay nun, baka hindi mo alam, hindi mo nakita yon. Ibang klase yun. May mga tangking sumusugod. Grabe ang inaabot nila, roses. Sino talagang hinaharang yung tangki? Pati yung katawan nila, hinaharang nila. Ang sigaw nila, tama na, sobra na, palitan na. May mga, ako, namimigay ako ng libreng Christian literature. Opo, sinamantala ko, ang daming tao sa kalsada. Yung iba namimigay ng libreng pagkain, namimigay ng libreng tubig. Kaya kung ako tatanungin mo, ibabalik uli yung mga ganun tao sa Malacanang. At ngayon nga eh, marami nakaposisyon ngayon eh. Hindi nga tamang tao eh. Panay mura, patay-patayin. Violation of human rights. Corruption sa costume, corruption sa mga different agencies, may mga corruption sa DO, etc. Di ba sa PhilHealth lang? 15 billion, grabe yun. Naunawaan po natin mga minamahal. Glory to God.
naunawaan po natin. So, mga naintindihan po ba natin? Naintindihan po ba natin, mga minamahal? So, may I close? May I conclude to this message? God is commanding everyone, everywhere, to repent from our sins. Yeah. Man of God, including Christians, including preachers, yeah. It doesn't mean that we are Christians already or preachers already. We are exempted from repentance? No. Brethren, ganito po kasi yan. Pag tinanggap po si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, general repentance. If you accept Jesus Christ as your Lord God and Savior, that is general repentance. But when we become Christian, or maybe we are a preacher, but sometimes intentional or unintentional, we are committing sins or mistakes. So repent from that sins or mistakes that we commit. No need for general repentance. No need to accept Jesus Christ again and again in our hearts, because we did already accept Jesus Christ as our Lord God in our hearts. Naunawaan po natin? Naunawaan po ba natin? Naintindihan po ba natin? So mga minamahal, before I close, repent, get a new heart and a new spirit, and let not sin ruin you. Repent, get a new heart and a new spirit, and let not sin ruin you. Ezekiel 18:30-32. At kung gusto natin na ang bansang ito'y umangat, huwag niyo pong ilalagay ang mga maling tao sa gobyerno. Babagsak lalo ang ating bansa. Kaawa-awa naman ang ating bansa. Hallelujah. So tayong lahat ay tumayo. Shall we arise? Shall we stand? Alilarabashiri di biyanda rarabashanda. Ura rabashiri di biyanda lalabashiri rubakanda rarabakanda. Ura rabashiri di biyanda lalabahanda. Sige po, habang tayong lahat ay nakayokot, nakapikit, magsisi tayo ng kasalanan, magbalik loob sa Panginoon, at kung sa oras na ito, hindi ka paligtas, ito na ang panahon ng iyong kaligtasan. Kung hindi ka mainit, maapoy sa pananalangin, pag-aayuno, pagkakaloob at pagliligtas ng mga kaluluwa, ito na ang oras. A flame, a blast, a blaze in serving the Lord, in loving the Lord, in coming much, much closer to Him, in giving your tithes and offerings to the Lord, in serving the Lord and evangelizing the lost. Ito na po yung panahon. Ang sabi ko po, ito na po ang panahon. Alam mo, kapag meron sa akin lumalapit na nangangailangan, lalo na naghihingalo, naiiyak ako. Sapagkat hindi mo na makausap eh. Minsan ko, matos na. Naririnig ka na lang.
Pero wala tayong magawa kung hindi tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kaya sa oras na ito, pakitaas mo ang dalawang kamay mo patungan ng langit, because you know my heart bleeds, so please lift up your hands to the Lord and bow down your hearts and close your eyes, because my heart bleeds. If somebody is asking my prayer, especially in a comatose, in a critical condition, you know my heart bleeds. Not just my heart cries, but even my heart bleeds. Panginoon, sa oras na ito, lumalapit kami sa inyong totohanan, we come to you with a humble heart, with a repentant heart, asking for your forgiveness. Cleanse us and make us holy in your sight, God. Panginoon, hindi namin kayang magbago, mahirap ito, pero humihingi kami ng tulong sa iyo. It's hard to live a holy life, but we are asking your grace and mercy. Give us now a new heart and a new spirit. Bigyan niyo po kami ng bagong espiritu at bagong puso ngayon. Write our name in the book of life. And allow not to be taken away from you again. Huwag niyo na pong pahintulutan, Panginoon, na kami mawala pa sa iyo sa oras na ito. At Panginoong Diyos, anuman ang mga kalamidad, disaster sa norte, o nagaganap sa Pilipinas, sa buong mundo, pati ang pandemya. Any calamity, disaster that is happening in part of the north in here in the Philippines, and even in every part of the nations of the world, especially this calamity, Father God, Father, stop this in Jesus' name. And those who are watching and listening right now, whatever their needs are, Father God, grant the good request of their hearts. Heal them, Lord, in Jesus' name. Perform miracle in Jesus' name. Cancel the debt. Give them the money they need, O God, in Jesus' name. Lord, burahin niyo po ang mga utak nila. Ibigay niyo ang perang para sa kanila. Tulungan niyo sa kanilang mga pag-aaral, trabaho, negosyo, sa kanilang mga exam, sa kanilang mga recitation. Tulungan niyo po sila. Bigyan niyo sila ng kalusugan, kalakasan, kagalingan, kumala, Panginoon Diyos. At Lord, kilalang kilala mo yung walang tigil na nakikinig, nanonood, sumusuporta pinansyal, walang tigil na nanalangin, nag-aayuno, walang tigil na nagbibigay, Panginoon, nagpapadala ng kanilang mga prayer requests. Tulungan niyo po sila. I am lifting up to you, Father God, those who are sending their prayer request to me, to us, Lord, and those who are continually attending, loving you, giving to you, Lord, and doing their very best to you, praying and fasting, saving the lost at any cost, whatever it cost may be. So, Father, bless us in every areas and aspects of our lives. Thank you, Father God, and thank you, Lord, for making the Philippine Island your nation, your kingdom, and the nations of the world, the kingdom of Jesus. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. Bago tayo maghiwa-hiwalay, ha? So, tuloy yung ating live streaming, no? Live kami. Kasi inyo ay, live kami, ano po, no? Live po kami. Pero, kayo po ay nasa inyong mga tahanan, ano po? Every Wednesday and Friday, 5 p.m. nakikinig po po tayo. Tuloy po yung ating radio television. Our radio and television programs continually being aired. Continually. So like, share, and subscribe KOJF Church YouTube channel and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage. Tuloy po yung mga gawain natin sa iba't ibang lugar, ha? Our services in different places. Continues regularly here in Marikina Sunday at 10 a.m. and 2:30 in the afternoon. 10 a.m. and 2:30 in the afternoon. Please do come and invite others to come. Gumamit ka ng Waze, itype mo lang Kingdom of Jesus, lalabas. Yung landmark, Rusty Lopez. No, use your Waze, just type Kingdom of Jesus,
it will emerge, it will come out. Near Rusty Lopez, number 60, Exical Street, Concepcion 1, Marikina City. Sunday, 10 a.m. and 2:30 in the afternoon, as me and my family continually praying and fasting for you and the Kingdom of Jesus Fellowship, please do also pray and fast for us and for me, my family, and the Kingdom of Jesus Fellowship. Because Jesus loves you and we love you too. So please, love us also, and most especially, love Jesus more. Glory to God. So purihin ang pangalan ng Panginoon niyo sa buhay. Glory to God. So, if any questions, counseling, prayer requests, financial support, just PM here. Just PM here, any question, counselings, testimonies, financial support, or to attend, just PM here. Okay? God bless you, and God bless you more. Hallelujah.